Next kind of function that we will discuss is a linear function. So for a linear function naman, for you to say that a given function is a linear function is una, it should be in the form of f of x is equal to mx plus b, wherein m represents the slope and b represents the y-intercept. Yung m at saka b ay numerical values. And then, the degree of the function or the highest exponent should be equal to 1. So, yun yung una nyong iti-check if ang given ba na function, para how are you going to identify if the given function is a linear function? Una, tingnan nyo muna kung nasa form siya ng mx plus b. And then, pangalawa, you have to check if the highest exponent or the degree of the given function is 1. Kasi pagka hindi 1 yung highest exponent niya, then ibig sabihin, hindi siya linear function. So, ito may variable na and the exponent of the variable should be, the highest should be 1. Kasi pagka hindi 1, ibang function na po iyon. So, for example, we have f of x is equal to 2x minus 1. O sasabihin nyo, ay ma'am, hindi in the form of mx plus b kasi minus 1. Sakaling ko na kayo. Itong 2x minus 1, diba, you can write it as 2x plus negative 1. We just simplify it kaya naging 2x minus 1. Or parang nire-write mo lang siya para hindi na siya. Kumbaga yung negative 1 na to at saka yung negative 1 dito ay the same lang algebraically speaking. So, yan ay nasa form pa din ng mx plus b. Yun nga lang, simplified na siya. So, next is you check if the highest exponent or the degree of this function is 1. Titingnan nyo lang yung may variable. Isa lang naman lagi yan pagka linear function. Kung ang exponent ng x ay 1, then ibig sabihin ay ito ay linear function. O ngayon, ano ang exponent nito? Walang magsasabi ng 0, ha? Pag may nagsabi ng 0, sakalin ko na kayo. So, ang exponent ng x ay 1. Paano siya naging 1? Kasi hindi naman, kumbaga algebraically, hindi na sinusulat yung exponent na 1. We leave it as blank. And matik na yon na ang exponent nito ay 1. So, ibig sabihin, 2x minus 1 is a linear function. So, ngayon, we're going to graph and identify the domain and range of a given linear function. Ngayon, bakit pa tayo nag-graph tsaka kumukuha ng domain and range? Kasi gagamitin natin siya for the piecewise function later on. So, balik tayo dito. Una, you change f of x to y is equal to 2x minus 1. Tapos, pagka-change, identify kayo ng slope. So, ang slope nyo ay 2. Tapos, ang y-intercept natin or yung b natin ay negative 1. Ngayon, kung positive 1 yan, edi 1 lang. Pero dahil negative 1 yan, so ang y-intercept nyo ay negative 1. Then, next, laging tatandaan na ang slope ay, hindi ko na alam kung natatandaan nyo pa to, ay rise over run. Bakit natin kakailanganin yung rise over run? Kasi gagamitin natin siya para mag-graph nyo yung 2x minus 1. So, rise over run. Tapos, dahil whole number ito, ano ang denominator lagi ng whole number? Pag may nagsabi ng 0, sasakalin ko, char. So, ang laging denominator ng whole number ay laging 1. So, ito ay 2 over 1. Lagi yon pagka may whole number ka, ang denominator ng whole number will always be 1. Kasi pag sinimplify nyo yung 2 over 1, ang sagot ay 2. So, ngayon, may rise kayo na 2, may run kayo na 1. And then, yung negative 1 na y-intercept, since yan ay y-intercept, ibig sabihin ng y-intercept ay magkakaroon kayo ng coordinates wherein 0 yung x mo and the y-intercept ay yung y value niya is equal to the given value of b, which is negative 1. So, meron na tayong point, meron na kayong slope, makakapag-graph na tayo. Ngayon, ma'am, pwede bang gumamit ng ibang way sa pag-graph nitong given na function na to, na linear function? Kasi there are a lot of ways. Pwede kayong maggawa ng table of function, ay, table of values, I mean,
table of values o kaya naman mag-substitute. Kung kaya ninyo, pwede naman. Pero kung mahihirapan lang kayo, de ganito na lang tayo, slope at saka y-intercept. So, tandaan nyo lang, ito yung mga unang gagawin. First, you change f of x to y is equal to 2x minus 1. You identify the slope, then you identify the y-intercept. Tapos, para hindi malito, mag-rise over run. Tapos, yung whole number, gawin yung 2 over 1 or yung whole number over 1. Tapos, yung y-intercept nyo, ilagay nyo na sa form ng coordinates. So, ibig sabihin, itong coordinate na to ay ipa-plot natin sa Cartesian plane. Tas this will be the starting point for us to graph 2x minus 1. So, let's say ito yung origin, ito yung x-axis, ito yung y-axis. So, ngayon, ang sabi, ang hahanapin natin ay 0, negative 1. So, nasaan ang 0, negative 1? Let's say, ito yung negative 1. So, ito yung 0, negative 1 na point. So, ngayon, from 0, negative 1, mag-rise over run tayo ng 2 over 1. So, ibig sabihin, from this point, aangat kayo ng dalawang unit. So, 1... Tapos 2, magra-run kayo ng 1 unit. Ngayon, ma'am, saan kayo magra-run? Sa left or sa right? Pagka-positive to, sa right. Pero pagka-negative yan, papunta kayo ng left. So, dahil positive yung 1 natin, pupunta tayo ng right. So, ngayon, ito yung susunod na point na itong point na to, yan yung point na nandun sa line na 2x minus 1. So, ganun lang siya kadali. Kasi ang ginagawa natin, kailangan yung mag-identify ng another point para makapag-drawing tayo ng slant line. Ngayon, ma'am, bakit slant line? Kasi ang graph ng isang linear function will always be a slant line. And two points determine a line ayon sa geometry. So, pwede na tong line na to, all you have to do is connect those two points, then you extend it downward, and then you also have to extend it upward. Tas yun na yun. Tapos na. This is the graph of f of x. Sana lang straight yung line ko. Ipagpatawad nyo na. Kunwari na lang straight siya. 2x minus 1. Ganun lang po kadali. So again, paano siya ginawa? Una, i-plot nyo muna yung 0, negative 1. Ito yung 0, negative 1. Then from that point, yun yung magiging base point nyo, gawin nyo yung slope na rise, rise over run. So, pagka yung nasa taas ninyo ay positive, so paangat. Pero pag yung nasa numerator nyo ay negative, di pababa. Ganun lang yun. Hindi ibig sabihin nung rise ay laging pataas ha. Depende sa numerical value. Pagka positive, pataas. Pagka negative, pababa. Tapos ganun din sa denominator. Pagka yung denominator nyo ay negative value, so yan ay papunta sa left. Pagka positive, papunta sa right. So, ganun lang. Kahit isang point lang, isang rise over run lang yung gamitin ninyo. Kumuha lang kayo ng isa pang point, tapos pwede na kayong mag-drawing ng slant line. Bakit dalawang point lang? Kasi two points determine a line ayon sa geometry and laging slant line ang graph ng isang linear equation or ng linear function. Kaya all you have to do is connect the points and then you extend it upward and then downward. Then that will be the graph of the given function. Tapos, for the domain and range naman, ang pagka ang given nyo na function ay isang linear function, automatic na ang graph, ang domain and range nun ay element of real numbers. Ang domain niya ay x such that x is an element of real numbers. Tapos ang range niya ay y such that y is an element of real numbers. Lagi yan, hindi yan nagpapalit. Basta linear function yung given, matik na ang domain mo ay element of real numbers at ang range mo ay element of real numbers. Ngayon, ma'am, bakit siya naging element of real numbers lagi? Kasi yung extension ng slant line ninyo ay
infinite na pataas at infinite na pababa. So, ibig sabihin yan, pag pataas siya ng pataas dito in terms of x-axis, makukuha niya yung lahat ng values na nasa x-axis. Kasi kahit i-extend mo to, ito naman ay nag-extend pataas. So, makukuha niya pa din tong values na to. So, same with the y-axis. So, kahit i-extend mo to upward, dahil ito ay pataas naman ganun, makukuha niya pa din yung values ng y-axis mo. So, same with the other side of the graph. So, ito, kahit i-extend ko to infinitely, meron ka namang pababa na nag-e-extend infinitely din. So, makukuha niya pa din yung mga values nyo na nandito sa x-axis. So, same din dito sa part ng y-axis. So, i-extend mo yan kahit i-extend mo yan infinitely ay matik. Makukuha niya yun kasi nga nag-e-extend siya upward, infinitely upward at saka downward. Kaya automatic na ang domain at range ninyo ay element of real numbers. Walang kahit na anong domain and range ang linear function kung hindi element of real numbers.